Magandang buhay mga kasari. Welcome back again to my channel. This is Intay Rakitera ng Laguna. So for today's video guys, sasagutin ko lang yung isang nagtanong sa akin sa isang Facebook group which is Super Tendero Tendera. Parang ganyan. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, ito ay group ni Madam Esti. So, idol ko po yan si Madam Esti. So, shout out sa iyo, Madam. Idol kita kaya nag-artista na rin ako. Charot. Ayun. May nagtanong sa akin. So, paano daw ba ako mag-pricing ng wholesale and retail? Nag-wholesale po ako. Pero, mas prefer ko pa rin po ang retail. Kasi, mas maganda po ang kitaan sa retail para sa akin. Pero, kung sa wholesale naman po, kabilisan naman po. Volume po tayo doon. Itong tindahan ko po, hindi, para sa akin, hindi naman siya talaga malaki pa. Hindi naman din siya grocery type. Para sa akin, sari-sari store type pa rin talaga to. Nag-wholesale lang ako kasi pailan-ilan, hindi naman din ganun karaming hata ko na customer. Kumbaga, yun dito lang sa community namin, dito lang sa barangay namin. So, hindi ko pa talaga sakop yung ibang malalaking tindahan o groceries na maramihan talaga mga suki na ako dito pa ilan-ilan pa lang sa barangay namin. Ilan lang naman dito yung may mga tindahan talaga na instead na pupunta sa bayan. So, yung mga ipantitinda nila dito na lang din sa akin kasi hindi naman din nalalayo yung presyo. Kumbaga, sense lang naman. So, magkano ang presyo ko sa wholesale? Depende po. Nagre-range po ako ng 5 to 7%. 5% sa mga fast-moving, tapos mga 7 to 8% sa mga slow-moving. And then sa retail ko naman po is 10 to 20%. Ganon din po kaya sa wholesale, 10% sa mga fast-moving and then 20% po sa mga slow-moving item. May tatanong naman, paano po makukuha yung 10%, 20%, ganyan? Kasi nung una rin ako ay nangangapa, nung baguhan lang din ako. Pero hindi pa naman din ako katagalan. Itong mga isinishare ko sa inyo, base sa aking mga experiences pa lang din. Sa pricing po ng 5%, let's say, okay, 10%. Himbawa po itong cowbell condensada na 300 ml. So, sa puhunan po siya, kung galing po sa supplier is 34.40, magpa-plus ka po or mag-add ka po kung ilang percent yung imamarkup mo. Then, yung sagot, yung total po is ayun magiging presyo mo. Kung 34.40 plus 5%, so kung ano po yung lalabas doon, ayun po yung magiging presyo mo sa wholesale. And then 34.40 plus 10%, so ayun naman po yung lalabas kung gusto mo po ay 10% ang retail mo. Nasa sa inyo po yung kung magkano yung mga markup nyo. Basta po, kung ano po yung puhunan, magpa-plus lang po tayo ng kung ilang percent po yung ating markup. Ayun po yung magiging presyo natin. Ano po? So, ayan po, ganun po ako magpresyo. Ayan naman po ay nakadepende po sa inyo kung ilang markup po, gaya po na sabi ko, kung ilan po yung ima-markup nyo sa inyong items. Meron po kasing iba na nag-wholesale o wholesaler na 2 to 3% po. Siguro para sa akin po, ayun po is yung talagang malalaking ano na po, malalaking grocery store o mga wholesaler talaga po na maramihan talaga. Pero dahil ako po, gaya nga po nang sabi ko na hindi pa ganun ka yung expanded yung aking community. So, dun lang po muna ako sa tamang wholesale lang po. So, kumbaga, thankful kasi may mga bumibili na nag-wholesale tapos more on retail po. So, hindi naman pwedeng tanggihan natin yung opportunity na may bumibili sa'yo ng wholesale tapos kung pwede naman, why not, diba? So, i-offer na lang din natin yung wholesale and retail para at least hindi rin sayang na yung benta yung ibang gusto sa yung bumili kaysa naman lumayo pa. At least sa'yo na, diba? Dagdag income din siya, maliit man, pero at least may pumapasok at mabilis din umikot. So, rolling. So, ganun po ako magpresyo. Sana po kahit pa paano ay nakatulong po. So, again po, maraming salamat po sa panonood. Sama-sama po tayo na ipagpatuloy yung ating negosyo. Sari-sari store. God bless po. Thank you.